Morning. Are you awake? Kiss mama. Morning. Morning, guys. Good morning. Ito ang ating mukha na buyat, na buyat. Antok pa ako talaga sobra kasi 3 o'clock na ako natulog, kaka-edit ng video. Woo! Dedicated mom hanggang YouTube. Kaso ito, ginigising ako, pinaghahampas na yung mukha ko, likod ko. Sleep pa ako. Sleep pa, mommy. Say hi, babies. Hi, everyone. You're so cute. Well, guys, welcome to my channel. You're here in Badette's Vlog, simply in America. And sorry naman sa aking fez, but please subscribe even I woke up like this. So for today's vlog, alam niyo naman, Lunes ngayon at napakakalat ng aming bahay kasi nga sobrang ini-enjoy namin ng aming Linggo. So for today, maglilinis po ako, super general cleaning. Of course, hindi ko na ipapakita sa inyo, pero I'll get back to you later after ko maglinis and we're gonna do something. Bye! Nag-alok si Mr. na punta tayo. Gusto mo bang pumunta dun sa Filipino restaurant? So, medyo kinilig ako. Kasi bilang Filipino, alam mo yun, ang saya-saya sa pakiramdam na kakain ka ng Filipino food. Although, nagluluto ako. Pero, hindi naman kasi syempre ganun yung choices mo. At saka dun, nanday mo nakikita ang kapwa Filipino kahit hindi mo close. Feeling mo at home ka. Kasi, lakas talaga maka-homesick, guys. Hindi ko ma-explain yung feeling. Pero, so yung pupunta kami doon, kahit pa paano nawawala yung pagod ko, tas ang saya-saya ko. So yun nga. So bigla akong naalala, this is the right timing para doon sa isa nating segment na mag-hunting tayo ng Filipino para matanong natin sila kung ano experience nila dito sa Amerika at kung anong namimiss nila sa Pilipinas. Siyempre para makapag-shoutout na rin sa kanilang mga pamilya. At yung lugar na yun, ang perfect place, ang Kate. Kasi since doon sa ang mga trabahador doon ay Filipino, marami rin kumakain ang mga Pilipino doon. Na tayo. Pasok na tayo sa loob. Sana talaga merong pumayag na magpa-interview sa atin. Kinakabahan ako. This is my first time doing this. Pero kailangan ko. Gusto ko maging vlogger, diba? So, let's go inside. And guys, medyo hindi tayo sinuswerte. Wala silang customers. And yun ang gagawin yung may-ari. Tapos, nagtitinda rin sila ng mga ibang variety like chichirya, mga coffee ko, mga ganyan. So, ayan. Wala tayong mai-interview ng mga bisita ngayon. Pero let's try na mag-interview later nung mga chef nila dyan or mga waitress. Let's see. Ayan guys, ang dami ng mga Pilipino. Pagkakataon na natin makapag-interview. Ayan si ate isang Pilipino. Ito, sabi ko sila ng Pilipino, tapos doon. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, pwede kang kumanta dyan. Ayan. Oh my God. Ayan, yung name niya eh, Salo-Salo Pilipino. We're back again on my channel. So, lucky, meron ng mga kumakain dito sa restaurant. At meron tayong makita na isang Pilipina na napakaganda. Si ate. Talagang Pilipina. At pwede natin interviewin for the first time dito sa ating segment. So, siya si ate. Charlene. Charlene. Ayan. So, ayan. First, ate, mag-shoutout ka muna dun sa mga family mo sa Philippines. Okay. Hello to all my to my family in the Philippines. I miss you all. I wish I can go back to the Philippines and visit you all and hang out together. I miss you guys. Taray. Saan ka ba sa Philippines? Taga Cebu po ako. O yan, Cebuana ako. Ayan, diba? Pag mga Cebuana, sabi nila, magaganda. Ayan, ang mga Cebuana talaga ang mga kakarating dito. So, first question natin for today. Ang mangyayari lang dito ay mayroong mga random question ako itatanong sa'yo. And all you have to do is to answer it para naman malaman ng ating mga kapwa Pilipino kung ano ang buhay sa Amerika. Masarap nga ba o hindi? Malalaman natin kay Ate Charlene. Siya na yung
papalit sa akin. So, ayun na, ingay na yun dahil kumakain. So, ang unang tanong, Ate Charlene, ay ilang taon ka na mga ba sa Amerika? Magsi-6 years na po ako rito sa Amerika. Tagal niya na, friend. Ang tagal niya na. So, kung tatanungin kita, saan mas masarap? Sa Amerika o sa Pilipinas? It's 50-50. So, there's things that is good in the Philippines. There's also things that goes in America. So, that's why it's called 50-50. I could agree. So, masasabi mo ba na someday gusto mo dito ka na talaga manirahan o sa Pilipinas pa rin? For retirement, I prefer to live in the Philippines. It's more peaceful. Here in America, it's more stressed. I mean, people living here in America is all... It's really stressful. Ang position na kalira sa kumaro mag-Tagalog. Muspid kasi ako. O, diba? Hindi kasi sabi ni ate, hindi siya masyado magaling sa Tagalog. Pero sa Visaya, anong... So, ano nga ba ang message mo sa kanila? In Visaya, ate, pwede kang mag-Visaya. Anong payo mo dun sa mga Pilipino na nangangarap pumunta ng Amerika? Kasi sabi daw nila, pag nasa Amerika, masarap ang buhay. Hay naku, mga taga-Bisaya. Did you not tinuod? Sa Amerika, kapo tayo, mamatay kag-trabaho. Kung sa Pilipinas, mag-trabaho lagi ka, pero malipayo na sa itong pamilya. Pero diri sa Amerika, kahit ang trabaho, mamatay ka sa depresyon. Depression lang po, naintindihan ko. But anyway, kung mga taga-Cebu naintindihan niya, kung marunong kayo mag-Bisaya. Ayun mo, pangandoy mo aris sa Amerika, mamatay lang mo sa depresyon o sa stress. Para siyang galit, di ba? Tinatanong mo relax, huwag kang magayad. Baka matakot na sila, hindi na sila mag-apply. Pero, eto ang tanong. Napaka-personal lang tanong na to. Sana okay ba? It's okay, I don't care. Pagdating sa lalaki, sino pa rin ang pipiliin mo? Pilipino o Amerikano? Guys, ha? Ang tanong natin sa kanya is, kung sa love life, kanino nga rin siya? Nasa kanya, kanino kaya ang kanyang puso? Sa Pilipino pa rin? Or nasa mga afam na? Ayan. So, sa asawa ko pa rin. Kung sa puso ko, nasa asawa ko talaga. Aso ang asawa ang asawa Pilipino. Mo, hindi po, Amerikano po. Ah, Amerikano ang asawa niya. Oh, so, pipiliin ko, puti ka rin kasi ang asawa ko. First boyfriend, first husband, okay. First everything. Okay. Pero ano, mas tindihan pa natin yung tanong. Sa experience, Pilipino po o Amerikano? Wala akong experience ng Pilipino eh. Kaya well, hindi ko po masasagot yung tanong. Amerikano po yung experience. Medyo pinagpapawis ako sa mga tanong ko. But anyway, napaka-sports ni ate at nakakatuwa naman. So, kung may isang bagay na sobrang namimiss mo at hindi mo makakalimutan sa Pilipinas na feeling mo hindi mo mahahanap dito sa Amerika, ano yun? Sabi mo ate na hindi mo pwedeng ipagpalit, hindi mo makalimutan hanggang ngayon ay talaga namang Pilipinas pa rin. Yung enjoyment ko po sa church life ko, Kristiyano po ako, I really enjoy my church life in the Philippines. I mean, like, it's heaven. I mean, there's no replacement. Okay. So, yun lang. So far, yun lang ating mga tanong kay ate. Pero bago natin pakawalan si ate, pwede mo bang sabihin na it's more fun in the Philippines? It's more fun in the Philippines. Sa Bisaya? Daghang kalipay sa Pilipinas! Ayan, thank you so much, ate.